Hi guys, samahan niyo naman ako magluto ng Maha Blanca with cheese and with ube flavor. Eto lang yung prepare ko na ingredients guys. Bale, yung sukat niya is 1.5 cup of corn flour or corn starch. Ayan, nilagay ko lang siya sa isang malaking bowl para haluin ko siya with sugar. With 2 cups of sugar ang bale nilagay ko. And then, nilagyan ko siya ng 1 sachet ng Bear brand or any brand po ng milk powder kung wala kayong fresh milk. Kung may fresh milk kayo, ayun, diretso na with mga 1 cup yung pwede nyong ilagay. Kaso wala akong fresh milk, kaya yung powder na lang, tas lalagyan ko siya ng tubig para lang mag-melt itong mixture. Then, halu-haluin lang hanggang sa matunaw yung mga powder. At ngayon naman ay magpapakulo ako ng gata. Bale, ito lang yung gamit ko, yung 1 pack ng Coco Mama. Hahaluan ko siya ng 6 cups of water kasi yung flour natin is 1.5 cups. So, bali sa 1 cup guys is mga 4 na liquid or tubig ang ilalagay nyo para hindi mahilaw or hindi basta sakto lang yung sukat niya. Inantay ko lang siyang kumulo yung gata na may tubig, basta yung mixture. And then, hininaan ko na yung apoy nung kumulo na siya kasi next ko nang ilalagay yung mixture, yung hini. Habang dahan-dahan kong nilalagay yung mixture is yung isang kamay ko naman is nakahalo kasi kailangan siyang i-continuous ng halo kasi para hindi siya magbuo-buo or masunog yung ilalim kasi ang bilis niya lang lumapot. Kaya kailangan talaga medyo mahina lang yung apoy para hindi siya mabigla. At next ko namang ilalagay is yung ating corn. Bali, isang lata lang yan. Tinanggalan ko ng liquid sa loob para, ayun, di na magdadagdag ng another liquid pa sa ating maha. Kasi pag nasobran siya ng liquid or ng tubig is magiging basa siya, hindi siya mabubuo. At ayun, patuloy sa paghalo-halo hanggang sa next na ilalagay natin is yung ube flavor na condensed milk. Ayan, dagdag tamis sa ating Maha Blanca at dagdag kulay. Ayun, medyo iba ang flavor niya, iba ang magiging lasa niya compared dun sa normal or yung white na condensed milk. Bale, ito hindi lang kulay kundi pati lasa, manglalasang ube talaga. Continuous lang talaga sa paghahalo, yun yung medyo mahirap sa paggawa ng Maha Blanca. Pero nakita nyo naman, sobrang dali lang ng steps at simple lang yung ingredients. Ayan, continuous ng halo-halo kasi maninigas yung ilalim niya at mamumuo, magiging pangit siya. Kaya kahit beginner ka pa lang, for sure masusundan mo ang mga steps na ito kasi napakadali lang, 'di ba? At sana itagmo ko kapag gumawa ka ng recipe na to. Thank you so much guys for watching. Sana nagustuhan niyo ang video na to.
At kapag sobrang lapot na nga is pwede nyo na siyang ilagay sa molder or sa lagayan. Bale, papalamigin ko lang siya para ilagay na yung cheese. Kasi pag nilagay ko kasi ngayon yung cheese, is matutunaw siya. Kaya depende sa inyo. Pero mas maganda kung medyo malamig na siya. Tapos ayan, sinik-shake ko siya para mag-form or magpantay yung ibabaw niya. Pwede nyo rin siyang gamitan ng kutsara. Pero ako hindi na kasi kakapalan ko naman ng cheese. Kaya hindi rin makikita yung mga rough na naisipan ko nga pala magluto nito guys kasi birthday ng neighbor namin. Ito na lang yung naisip ko na pangregalo sa kanya. Ayan, happy birthday. Belated nga pala kasi last month pa to, ngayon ko lang na-edit. At ayun, ito nga ang the best sa ganito pag marunong ka gumawa ng mga dessert. Pwede mo siyang ipangregalo or panghanda pag may okasyon o diba tipid kaysa bumili pa kayo sa labas. Oo, minsan pag tinaman ako song, hindi mo ano na lang music. Ina-edit lang pala niyo. Music lang. May parang. Sige lang, mamaya update ako. Ibang bahang ha. Ilarap muna natin para masarap. So, may pro, dapat mo na ba? Dapat pala talaga pag nagaan niyo ganyan, hindi mo magamit. Oo, may stand. Pag nagpagamit, may stand. Kasi pag wala kang kasama, huwag ganyan. Ganyan lang. Meron. May shadow? Pero hindi naman masyado. Ano yung shadow? Kasi lapit na sa ilaw. Yan. Ayun, lalo nakita yung shadow mo. Takpan mo lang. Bale, ready na yan kainin guys after nyong lagyan ng cheese. Pero mas maganda kung palamigin nyo siya sa inyong mga ref or chiller. Ayan, at pwede yung iserve kinabukasan para sa inyong mga handa or mga events or ipapakain nyo sa mga bisita nyo. Ayan. Thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at may natutunan kayo. Thank you sa inyong support at kung may mga questions kayo or suggestions, please comment below and please don't forget to like and subscribe my YouTube channel or follow my other accounts.